Hello everyone, for today's video, ayan, may bago naman akong DIY, tara! Today, ayan, gagawin po ako ngayon. Ito po, nabili ko sa Ubay. May okasyon po ako ng pagagamitan ito, isusuot ko. At ang aking gagawin po, itong belt na kasi hindi ko na kailangan ng belt. Dahil tinanggayan ko ito ng lalagyan ng belt. Ito dito may lalagyan lang siya ng belt dito. Tapos sinusok-sok yan dyan, paglaan. Tinanggayan ko siya kasi plano ko siyang ilagay dito sa sandals para mag-tear siya dyan. Ayan, salamat sa ating mga sisters dito sa sandals. At ito muna siya ay aking i-upcycle. Tara, samahan niyo po kung paano siya i-upcycle. Ayan, itong dalawang ito ay gagawin natin siyang rose. Ayan, tayin natin siya para medyo kukunting rose siya. Ayan po, ang gagawin ko ay tatahiin ko lang siya ayan, sa gilid ng buo. Tuloy-tuloy lang po ang pagtahi hanggang doon sa dulo para makagawa ako ng bulaklak or ng rose. Ayan, ganyan. Pagkatapos iikot lang hilain. At ayan, makakabuo na tayo ng isang bulaklak na rose na kung saan ay lalagay ko siya sa aking sandals para maging terno ng aking damit. Ayan. Ayan na po siya. Ganyan na ang kanyang magiging itsura at i-fix lang po yan siya. Itatahi-tahi yan siya sa ilalim. Sa ilalim at sa gilid para maging fix po siya at hindi siya basta-basta mababaklas pag siya ay inilagay na sa sandals na aking gagawin. Kaya ayan po ang aking ginagawa. Ang mahilig lang po talaga ako mag-DIY. Kung ako'y may mga importanteng gagawin. Ayan! Yan na po. Dalawang bulaklak ang aking nagawa kasi dalawa siya ang kailangan ko sa aking sandal na aking ilalagay. Ayan! Ganyan po yan siya. Pagkatapos po yung natirang tela na iba, ayan, itatahi natin po yan siya dyan. Babalutin ko po yan siya ng tela. Yung lahat ng ayan, strap para magiging lumitaw yung kanyang kulay at lumitaw ang ganda ng bulaklak na ating ilalagay para maging terno siya doon sa aking damit na isusuot. May aatingan po kasi akong kasal at naisipan ko na mag-DIY ng sandals para maging unique siya. Ayan, mahilig po talaga ako mag-DIY sa mga bagay-bagay na unique. Tagal ko nang ginagawa ito yung mga sandals na mahilig ako magbago ng strap. Pag nagsawa na ako minsan sa aking sinusuot, ayan, ginagawaan ko ng paraan para mabago ang kanyang pagmumuka. Ayan, yung sandals na po yan ay sa ate ko. Naghahanap po ako ng sandals na pwede kong gawin, kaya ayun, nakita ko po yan sa kanila at hiningi ko po yan kasi ganyan ang naisip kong gagawin. Sabi nga nila, hindi na daw nila gagamitin yan. Itatapon na sana nila. Kaya ginawa ko, nilaban ko siya, nilinis ko at naisipan ko ganyan. Kasi talagang naghahanap ako nung mapaglagyan na yung magsasakto siya, magsaswak. Kaya pumunta ko sa aking mga kapatid at naghahanap-hanap sa paligid. At ito ang aking natagpuan, ang kanilang sandals na used sandals na. Kaya ayan, ganyan lang pong aking mga ginagawa. Hilig-hilig ko po talaga ganyan mag-DIY ng kung ano-ano mga sandals, bag, sapatos, shirt, damit, headband, lahat-lahat po yan. Ayan, ganyan lang po, itatahi lang siya sa strap. Lahat ng strap lagyan natin ng tela. Pinagkasya kasi yung tela ng belt ng bestida, pinagkasya-kasya ko lang yan dyan. Kaya ayan, mabilis natin siyang naigawa. Talagang kailangan karayong sa kamay lang ang gagamitin, hindi po yan siya pwedeng itahit sa makina. Ayan, kaya tiyaga-tiyaga lang po talaga para makaroon tayo ng mga bagay-bagay na naiiba. Ayan. Tsaka kwan po eh, gagamitin natin ng isang beses lang siya or pwede rin siyang gamitin lagi pero sa mga okasyon-okasyon na ganito kasi kailangan ko yung gusto kong naiiba ba unique. Kaya ayan, pinagtsigaan ko talaga siyang itahi isa-isa ang strap para mabuo ko ang sandals na gusto ko. Ayan siya. Noong una nga ang naisip ko ay beads ang ilalagay ko sana ganyan tapos lagyan ng beads.
pero medyo parang corny siya kung lalagyan ko pa siya ng beads, kaya ang naisipan ko ganyan na lang. Lagyan ko na lang siya ng strap. Balutin yung strap, tapos ayan, ilalagay na natin ang aking nagawa na bulaklak. Ayan, i-connect natin siya dyan, itatahid natin para mag-fix. Ayan siya. Kanya lang po ang aking ginagawa, dugtong-dugtong. Tapos po niyan, mamaya ay ating lalagyan pa siya ng glue stick para mas lalang matibay, hindi ako mag-alala na paghabang naglalakad ako baka mabaklas na siya or mag-iba na ang kanyang posisyon. Kaya ayan, para maiba naman ang ating mga ginagawa o sinusuot na mga bagay-bagay. Kaya nga, ang lagi kong kinukuha ni go beyond extreme, go beyond normal. Ayan. Kaya ayan ang naisipan ko. Kahit medyo mahirap gawin or talagang pagtsatsagaan mo, kaya ayan. At ito, dahil ilang araw ko nang hinanap ang aking glue gun, hindi ko makita. Sa sobrang tago, hindi ko na makita ang aking glue gun. Kaya ayan ang ginawa ko, yan na lang aking ginamit. Yung kandila, sinindihan ko, tapos yung glue stick, ayan. Ininit-init ko. Ayan po, yan siya. Lagyan ko siya para maging fix po siya. Hindi siya mag... kiko-kiko or mag-iba, mag-deform, pero hindi siya ma-deform. Kaya yan talagang nilagyan ko siya ng mga glue stick para sure bull na hindi siya magbabaklas pag suot-suot ko na siya. Kasi baka mamaya bang suot-suot ko siya sa doon sa puntang simbahan at saka reception, nagkahiwa-hiwalay baga ako makarating sa reception, hindi na siya bulaklak. Magkagutay-gutay na siya. Kaya ayan, pinanglagyan-lagyan ko lang po ng glue stick yung mga pinag-gilid-gilid, yung mga para hindi po siya maalis sa kanyang forma na pagsuot-suot ko na magsipag-angatan. Kaya talagang sinigurado ko siya na matibay ang pagkakalagay ng pagkakabalot ng strap para ayan, masaya. Kaya ito naman, lalagyan natin siya ng gold dust. Ayan, gold dust ang aking naisip na ilagay para magkaroon siya ng kunting glitters. Sana beads ang ilalagay ko, pero ang naisip ko, ayan, may gold dust ako. Ayan, ilagay ko. Kaya nakabuo ako ng isang bagong sandals. Ayan, ready to wear na. Kaya tara! Ayan po. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like, and comment. Have a nice day!